Yusa Kraki, wala kang audio. Yes, sir. Naka-ano naman po ako. Okay na po? Okay, go ahead, please. Hello? Go ahead na. Yes, okay na? Okay. Opo, Secretary, opo, unahin lang daw po muna yung tanong for Secretary Guevara, if I may po muna. Secretary Guevara, tanong po ni Sa Medanilla ng Business Mirror. Last week daw po na-announce po ng DOJ na nakapag-sign na po ang Manila Water at ang good government ng new concession deal. Will the government still file cases against the said company for its alleged onerous 1997 contract with the government? Thank you, Yusek Rocky. Sam, doon sa new concession agreement ay mayroong provision doon about yung waiver ng mga claims. No? At the same time, when this revised concession agreement was executed, meron din kasabay na deed of settlement yan, no? And release na pinirmahan din by both sides. But this release pertains only to the claims arising from the contract itself, no? Like for example, yung mga in-award ng Singapore Arbitration Tribunal ay wini-waive na, no? And any other claims arising from the old concession agreement. But if you are referring some to, for example, criminal liability, that is a totally different matter, and that needs further studies, no? And besides, somebody's got to put up the complaint before the Department of Justice or before the Office of the Ombudsman. Right now, we have not heard of any party who has filed or is attempting or thinking of filing something like that with the Office of the Ombudsman or with the Department of Justice. Opo, Secretary, tanong po mula kay Sanarina Monte ng Manila Shimbun. Secretary Guevara, what are the main features daw po of the new concession agreement with Manila Water? Are they no longer, same question po ni Sam Medinilla. And when do you intend to sign new concession agreement with Manila? Will the provisions be likely the same with that of Manila Water? Yusek Rocky, Secretary, I think the question has been answered in the presentation itself, no? Para we can save time, no? Pero yung next question is, when will the revised concession agreement be signed with Manila daw po? Okay, the other concession agreement, no, with Manila, the negotiations with respect to that will start immediately. And we will be proposing essentially the same terms and conditions as those that were contained in the revised agreement with Manila Water. But of course, we recognize the fact na differently situated ang Manila compared to Manila Water. So there will be probably a lot of discussions also with respect to possible modification of the terms and conditions. Okay, yes. Secretary, yung pong third question ni Salarina na sagot niyo na rin po, yung follow-up po niya, but will the government initiate its own complaint against the water case? Nawala po kayo, Secretary Guevara? Nawala po ang volume? Sec Guevara, nawala ang audio? I have already answered that question. Already answered that question. Sec Guevara has answered the question. Okay, next question, please. Question from... Nawala ka rin ng volume, Yusek. Pati ikaw nawala ang volume. Okay na po, Secretary. Well, nawala ang volume mo, no? Mahina. Okay. Ayan, okay na. Go. Okay na. Secretary, tanong mula kay Belia Carriazo ng Daily Tribune. President Duterte daw po ordered FDA and Department of Health to authorize use of ivermectin. Is this true and confirmed? Hindi po, no. Ang nangyari is nag-meeting po nung Sabado ang IATF for almost 10 hours. And one of the agenda na na-discuss po yung ivermectin, no. At rineport po ni Yusek Domingo, yung Director General ng ating FDA, na meron na po nag-apply ngayon, no, for compassionate use ng ivermectin. So, pwede na pong i-process yan ng FDA. Hindi gaya dati na wala pong nag-a-apply. So, antayin na lang po natin ang aksyon ng FDA sa mga naisampan ng aplikasyon for ivermectin.
Opo, yung tanong mula kay Rosa Licos ng UNTV, ano daw po ang posisyon ng Malacañang sa issue ngayon ng Chinese militia vessels sa West Philippine Sea? Suportado ba ninyo ang pahayag ni DND Secretary Delphine Lorenzana na nagsabing dapat lumaya sa China, ang China sa teritoryo natin, at ano rin ang komento ninyo sa pahayag ng Chinese Embassy? Hindi po nagbabago ang posisyon ng ating presidente. Ito po yung kanyang nabanggit na salita sa UN General Assembly. Unang-una po, hindi po natin isasakripisyo, hindi natin pamimigay ang ating national territory at ang ating mga exclusive economic zone. Pangalawa po, naniniwala tayo at pinanindigan natin ang arbitral decision na pabor sa atin. Pangatlo, ireresolba po natin ang hidwaang ito sa pamamagitan po ng mapayapang mga pamamaraan sangayon po sa UN Convention on the Law of the Sea. Ang position po ng presidente, paninindigan natin ang karapatan, pero hindi po ito isang bagay para tayo po ay gumamit ng dahas. Kampante po ang ating presidente na dahil nga po meron tayong malapit na pagkakaibigan, mariresolba itong hidwaan nito. Opo, ang second question niya, sinasabi ng PhilHealth na kulang ang kanilang mga tao kaya hindi agad na proseso ang claims na dapat bayaran sa mga ospital. Ayon naman sa Private Hospital Association of the Philippines, napipilitan na sila magbawas ng manpower dahil nga kulang na rin sila sa pondo dahil hindi pa bayad ang ibang claim. So ano daw po ang gagawin ng pamahalaan para resolbahin ang suliran ng ito? Matapos po ang 10 oras na pagbimiting ng IATF ng Sabado, nagmeeting pa po kami 3 oras kasama po si Executive Secretary at si Senator Bongo. At isa sa mga pinagmeetingan natin ay yung ngang sa PhilHealth, at nangako naman po si Director Giran na bibilisan niya yung proseso. Kasi meron nga po nagsasabi na dapat tanggapin yung proposal ng DBP na magbi-bills purchase, no? Or babayaran ng DBP ang mga kakautaw ng PhilHealth tapos kukuha ng reimbursement sa PhilHealth. Ang naging position po ni Director Giran, kung kompleto naman ang papeles, eh bakit kinakailangan pang umutang sa DBP? So pinagbibigyan po natin ng PhilHealth sa gusto nilang mangyari, pero malinaw po ang sinabi lalo lang ni Executive Secretary Medialdea. Sa panahon ng pandemya, kinakailangan bilisan ang pagbabayad sa mga pribadong hospital dahil 70% pa rin ng ating healthcare capacity ay nasa kamay ng mga pribadong hospital, at kung walang pondo ang mga pribadong hospital, wala rin silang kakayahan na gamutin ang mga nagkakasakit. At tinanggap naman po yung mensahe na yan ni Atty. Giran. Thank you, Secretary Roque. Okay, punta naman tayo kay Mela Lesmoras, please. Hi, good afternoon, Secretary Roque. For my first question about sa ECQ lang po, nabanggit mo kasi sir sa inyong pahayag nga na for at least another week itong ECQ extension. Gaano po kaya kalaki yung chance na ma-extend pa ito? Ano po yung mga deciding factors natin? Well, gaya ng sinabi ni Yusek Verhere, no, pupwede lang tayo mag-shift sa lower na MECQ pag nakita natin na nagkakaroon ng bunga o resulta yung ating pinainting na PDITR, no? Yusek Verhere, would you like to add? Yes, sir. Yun pong ating mga measures na ginagamit para makapag-de-escalate tayo ay ito po yung mga numerong atin pong nakikita araw-araw as reported cases. Plus, tinitignan din po natin syempre yung ating healthcare utilization. So, nung nag-decision po para i-extend ang ECQ, ang mga naging basihan po natin would be the healthcare utilization primarily, dahil nakikita natin talagang nahihirapan ngayon ang ating sistema. Pag tayo ay nagkaroon uli ng assessment this coming for this week, titignan po natin ang healthcare utilization, ang numero ng mga kaso, pati na rin po yun pong ating PDITR strategies na pinapatupad natin lalong-lalo na sa mga local government units. Opo. Thank you po, Yusek Verhere and Secretary Roque. Secretary Roque, doon naman po sa EQ aid, gaano katagal po ba ang utos ng Malacañang sa ating mga LGUs para sa distribution nito? At ano pong order ni Pangulong Duterte nga hinggil dito sa ating mga mamamahagi ng ayuda? Sa lalong mabilis sa panahon po, ito po yung dahilan kung bakit nabago po yung pinirmahan ni Presidente. Dati-rati in kind, ngayon po silent kung in cash or in kind, kasi nga ang gusto mangyari ng Presidente sa lalong mabilis sa panahon. Sana po itong linggo ito ay mapamahagi na yung ayuda na yan, dahil ito po ay pangalawang linggo na ng ECQ. Okay, and for my last question lang, Secretary Roque, may talk to the people po ba later si Pangulong Duterte? Ano po kaya yung schedule na this week? Meron po kayong mga bagong vaccine supply na sasalubungin si Pangulong Duterte? Wala pong talk to the people mamayang gabi. Possible po sa Wednesday. At
Sinabi po ni Presidente na yung huling pagdating ng Sinovac, eh baka yun na rin po yung huli niyang pagsalubong sa mga bakuna, bagamat inaasahan natin na sunod-sunod na po ang pagdating ng mga bakuna. Okay, thank you po Secretary Roque at sa ating mga... Maraming salamat, Mela. Punta tayo uli kay Yusek Rocky, please. Yes, Secretary, tanong ni Red Mendoza ng Manila Times. Sabi po niya, na-interview daw po niya ang dalawang patients sa parehong namatay na naghihintay sa ICU bed sa parking lot na ospital, isang COVID at isang non-COVID. Itong mga sitwasyon daw po ang patunay na may problema ang ospital at nagmamakaawa na sila na ayusin. Ano daw po ang reaksyon ng palasyo dito? Yusek Verhere, ang sinabi nga po ni Yusek Verhere kanina, no, talagang dinadagdagan natin yung mga hospital bed capacity natin. Bukas nga po yung 110 bed capacity sa Quezon Institute, no, among others. But Yusek Verhere? Opo sir, ito po ay naipakita natin kanina kung ano ang mga ginagawa ng ating pamahalaan para ma-decongest natin ang mga ospital. Katulad ng sabi po namin, nakapag-meeting tayo kaninang umaga, alas 11, with HPAC, with DILG, with MMDA, and the One Hospital Command. At atin pong ipapatupad itong mga pinakita nating interim measures, the immediate measures, ngayon pong araw na to hanggang ngayong linggo para ma-decongest natin ang ating mga ospital. Yung second question niya, Secretary, nasagot na po. Tanong po niya kay Dr. Abeng Yasing from Red Mendoza, is it fair to compare the Philippines as having the most number of active cases in the Western Pacific region, and what does it say on the country's COVID response? Thank you, Secretary. I think I already addressed that question partially. The fact that a country reports a large number of cases is dependent on many factors. In the first place, it's determined by the population size, the testing capacity, the health system's capacity. So we know that there are significant differences among these between countries. So what would be more accurate is to look at the incidence rate or the number of cases per 100,000 or 1 million population. This would point to where the Philippines actually is. But again, there are multiple factors that affect the transmission in a country because countries are different from each other. And so we have to take into mind all of these factors when we are assessing how severe is the outbreak in a country. Right now, with the confirmation of three variants of concern in the Philippines, plus a variant of interest in the P3 variant, which was first detected in Philippines and Japan, the situation is being fueled probably to some extent by the widespread presence of these variants. So we have to look at it in this context, and that's what I was pointing to early on when I said that the increase we are seeing in the Philippines in the recent 2 weeks is not uniquely only relevant to the Philippines. We are seeing that kind of increase in many countries. And I'd also like to highlight that we are even seeing this increasing trend even in countries that have been doing extensive vaccination. So this is something that we need to bear in mind. And if I may use this opportunity, this is another opportunity that we need to reinforce that whether it's variants of concern or variants of interest, we know that the minimum public health standards, when implemented fully and adequately, are adequate to interrupt transmission. So let us ensure that our focus is on that so that we are not distracted by other issues, and ensure that we have a coordinated response to facilitate the full implementation of the PDITR strategy to limit the transmission and to take care of those people who require specialized care because of the onset of severe disease. Thank you.
Dadagdagan ko lang po, no? Naka-flash ngayon po sa ating screen yung Philippine World Ranking sang-ayon po sa Johns Hopkins University, no? Sa total cases, nananatili po tayong nasa number 30. Bakit po tayo nanatili? Bagamat sumipa ang mga numero ng kaso sa Pilipinas. Kasi nga po, sa iba't ibang parte ng daigdig, sumipa rin ang mga numero. Sa active cases, from 21, naging 19 po tayo. Sa cases per 1 million, nananatili po tayong 134th in the world. At sa case fatality, talagang napababa po natin yan, nasa number 94 po tayo from 82. So yan po ang ating standing sa international community. Gaya ng sinabi po ni Dr. Rabi, sa buong daigdig po, tumataas ang numero dahil sa mga variants na ito.